Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Alam ko, mga kapatid, na hawak ng Diyos ang inyong mga buhay sapagkat kayo'y mga anak niya, mga pinili. Kahit na dumanas tayo ng bagyo at puno sa ating bansa, lalo po sa Bicol area na kung saan ay nahirapan ang ating mga kababayan, sapagkat nasalanta ng 2 beses na dumaan ang bagyo ang kanilang mga kabuhayan, ang kanilang mga pananim. Ngunit naniwala po tayo na ang sinumang mga anak ng Diyos, hawak ng Diyos ang kanilang mga buhay. At ipanalangin po natin ang ating mga kababayan naway ang pagkapala ng Diyos ay dumaloy din sa kanila, lalo po sa panahon ito. Bago po ang lahat, mga kapatid, awitan po natin ang Panginoon ng isang magandang awit. Rejoice, the Lord is King. Buksan po natin ang ating mga Biblia na ito po ay matatagpuan sa Ezekiel chapter 34 verses 11 to 16.
at ito po ang sinasabi. Ito ang ipinasabi ni Yahweh, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking tupa. Kung paano hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawalang, gayon ko hanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila muli sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig at sa magandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan sa tahimik na kabulan ng Israel. Mamahinga sila sa sariwang pastulan at mangingain ng sariwang damo sa kabulan ng Israel. Ako mismo ang magkapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ko ang nalalayo. Hihilutin ang napilay. Palalakasin ang mahina at babatayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ito po ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Minamahal naming Diyos na makapagreng sa lahat na si Yahweh, ang Diyos ng Israel at Diyos namin sa pangalan ni Jesus. Panginoon, gabayan niyo kami sa oras na ito at nawa maging makabuluhan ang aming gagawin dahil sa iyong patnubay o Diyos. Panginoon, pagpalain niyo kami sa pamagitan ng mabuting balita na aming napakinggan sa oras nito. Banal na Espiritu, gabayan niyo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga muli sa inyo mga kapatid at purihin ang Panginoon na tayo ay mayroong ganitong gawain na tayo ay makikinig ng salita ng Diyos sapagkat ito po ang nagpapalakas sa atin lalo po na kung saan ay meron pong sunod-sunod na mga bagyo na ating naranasan sa ating bansa doon po sa Isabela nagkaroon ng baha gayon din naman sa Cagayan Valley lalo na po sa Tugigaraw at sa Bicol area sa Quezon at gayon din po sa Marikina. At talagang napakahirap po mga kapatid na after 3 months maaring kakaunti lang ang ating bigas sapagkat ang lahat ng mga palayan ay nasalanta ng mga bagyong dumaan. Lalo po yung Ulysses, napaka lakas na bagyo at marami siyang pinsala na ginawa itong bagyong ito. Ngunit naniwala po tayo na kahit po mayroong ganito mga sakuna na katulad ng mga naranasan ng mga Israelita sa loob ng Ehipto nung sila ay naroon mga kapatid at nagbigay ng 10 salot ang Diyos laban sa mga Egyptians. Ngunit hindi man lang naranasan ng mga Israelita ang salot na ito sapagkat sila ay protected by the love and the power of God na si Yahweh. Kaya ganyan din po sa mga nakikinig na mga anak ng Diyos, lahat na mga pinili ng Diyos, kayo po ay nasa kamay ng ating Panginoon. Dito po sa Ezekiel chapter 34 verses 11 to 16, ang Diyos po ay nangako sa kaniyang bayan na siya mismo ang magiging pastol ng mga Israelita na kung saan
Ito ay ipinangangarap ng mga bulaang pastol or false shepherd. Ang pastol o shepherd, ito po ay terminology na ginagamit lalo po sa lumang tipan na bilang isang hari ng Israel. At walang ibang hari na tinutukoy dito sa Ezekiel chapter 34 verses 1 to 10 ay isang bad shepherd o kaya false shepherd. Ang bulaang pastor ay walang ginagawa para sa ikabubuti ng kanyang mga tupak. He didn't care for the sick among the flock. He did not bind up the broken one. He did not seek those who are lost and were driven away. He ruled with force and cruelty, and the sheep were scattered and became a prey to all deceivers and bad people. Ito ang nangyayari sa buong bayan ng Israel noong unang panahon sapagkat ang kanilang hari ay gumagawa ng masama laban sa kalooban ng Diyos at pinababayaan ang mamayan, the people of God, at sila'y nagkamatak-watak at napapahamak. Dito sa verse 11 hanggang 16, sinasabi mismo ng Diyos na siya ay magiging pastol ng mga Israelita at haharapin niya ang mga nawawala at titipunin ang mga nangangat na mga Hudyo sa buong daigdig at silang lahat ay alagaan ng Diyos. Ito rin ang sinasabi sa Psalms 23 verses 1 to 3. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan at sangayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Si Yahweh ang siyang maging pastol natin, tagapag-alaga ng ating buhay. Sa John 10:11, ang ating Panginoon Jesucristo ang siyang mabuting pastol. Ang mabuting pastol, mga kapatid, siya yung gumagawa ng mabuti para sa kanyang gawan, kaya sa kanyang mga tupa. What he does is purely good for his flock, the people of God. Sila'y hinahanap at dinadala sa mainam na pastolan. He has compassion on them, especially those who are crippled, the sick, the confused, and the weak. Inihilom niya ang nalulumbay at binibigyan niya ng lakas ang mga nanghihina, at ang pag-asa sa mga walang pag-asa ay nakakaroon ng kasiglaan, lalo na po sa mga lupaypay, at pinakain niya ang mga nagugutom. There is no God like the God of Israel, and also our God, in the name of our Lord Jesus Christ. He is our good shepherd. He is a benevolent shepherd king. This goodness of God, if truly realized and appreciated, brings a response in terms of worship, gratitude, and service. Tayo po, dahil sa ating mga kanasan, lagi tayong nagpupuri sa Diyos na ito sapagkat napakabuti niya at ang kanyang kahabagan sa atin ay nanatili hanggang sa walang katapusan. At sa pamagitan ng kanyang kabutihan, tayo ay nagpupuri sa Diyos at lagi natin sinasabi, Hallelujah! Purihin ka, Panginoon! Napakabuti mo! Kahit sa gitna na mayroong mga pagsubok, sa gitna ng usahan ay mayroong mga bagyo at punos na dumarating sa aming bansa, kahit mayroong paglindol, alam namin, Panginoon, na hawak mo ang aming
buhay. No other God could be as good to us. A God who cares for His people. Ang tanong, mga kapatid, ang Diyos ba para sa inyo ay siya yung pastol mo? Hinayaan mo bang magpapasailalim ng kanyang kapangyarihan at pangangalaga? Baka maging katulad po tayo ng isang kambing. Kahit anong hila mo sa tali, ayaw pa rin sumunod sapagkat ang kambing na ito ayaw makapasakot sa kapangyarihan ng pastol. Ito po yung naranasan ko nung ako'y bata pa. Mayroon po ako inalagaan isang kambing. Pagka sila ay nainitan, sila ay nilipat ko sa malilim na lugar upang sila ay hindi mainitan. Alam mo, anong nangyari? Kahit ito yung intention mo na gagawa ng mabuti sa isang kambing, anong ginawa sa akin? Sinusugat po ako. At mahirap pasunurin ang kambing. Kilala mo ba ang iyong pastol? Na walang iba kundi si Yahweh, ang ating Panginoong Hesukristo. Mayroon ka bang relasyon sa Kanya? Sumusunod ka ba sa Kanya bilang tunay na tupa ng Diyos? Sa John 10:27, ito po ang sinasabi, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Is the Lord a shepherd for you? Have we allowed Him to be our shepherd? To have God as our shepherd, we commit ourselves to a relationship with Him. Is the Lord your shepherd? Kung ang sagot po, mga kapatid, ay yes, yes, Pastor. You should follow Him. You should listen to His voice. Trust Him and know Him well. Dapat masunurin tayo sa Kanyang kalooban. Obey His commandments. Because if you do that, you will find rest of your soul. What God can do for you kung ikaw ay sumusunod sa Kanya at mayroon kang relasyon sa Kanya. He will seek you if you are lost. He will strengthen you if you are weak. He will feed you if you are hungry. He will save you if you are in danger. He will protect you if you are in trouble. He will comfort you if you are in difficulty in life. He will give drink for you to quench your thirstiness. Mga kapatid, kahit mayroong mga ganitong pangyayari sa atin, kahapon sinasabi na mayroong lindol sa Surigao, del Norte at ibang mga lugar sa Surigao, intensity 5. Bagamat mayroong ganitong mga banta ng mga sakuna na nangyari sa atin, kapag ang Diyos ang siyang nangalaga sa buhay mo, mga kapatid, ikaw ay nasa Kanyang mga kamay at walang sino man na makakaagaw sa iyo mula sa mga kamay ng ating Panginoon. Kung mayroon bang mangyari sa atin, tiyak na ikaw ay doon sa Kanya, doon sa kalangitan at manirahan ka, nakapiling ang Diyos. Kaya sa atin, mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay hawak ng Diyos. Kaya huwag kang mag-alala, iingatan ka rin ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos, mga kapatid, sapagkat siya ang mabuting pastor at tiyak na masusumpungan mo ang kaligtasan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y manalangin. Minamahal naming Diyos na makapansin sa lahat.
Tunay nga po na ikaw ang mabuting pastor namin at nag-aalaga sa aming mga buhay. At ikaw ang nagsabi, Panginoon, na walang sinuman na makakaagaw sa amin mula sa iyong mga kamay. Panginoon, pinitulog niyo po na iligtas mo po at naway magkaroon ng pagkain na tapos sa mga nasalanta ng typhoon Ulysses o mga nakaraang araw, o Diyos. Iligtas mo po sila at bigyan niyo po sila ng kapingahan ng kanilang mga kaluluwa. At gayon po, Panginoon, naway matugunan ang kanilang mga pangailangan. Panginoon, pagpalain niyo po ang lahat ng mga nakikinig. Iligtas mo po sila mula sa mga hindi kanais-nais, o Diyos. At pahintulog niyo po kung sila man ay mayroong mga karamdaman. Pagalingin niyo po sila, o Diyos. Dinadalangin namin ang mga nasa Bicol area sa Quezon Province at gayon po sa Isabela at Tugigaraw, o Diyos, na kung saan ay mayroong mga pagbaha noon. Panginoon, ingatan niyo po aming mga kababayan at hayaan niyo po, Panginoon, na ang mga nasalanta ay nasa iyong mga kamay at meron silang makakain, o Diyos, araw-araw. Panginoon, patawarin niyo po ang aming bansa. Ihilom niyo po ang mga pangyayari sa aming bayan, o Diyos. Naway ang iyong kasaganaan ang siyang manatili, lalo po sa aming mga kababayan na mga mahihirap. Ingatan niyo po sila. At dinadalangin ito namin ang aming mga kapatid sa lahat ng mga nakikinig at din po sa mga membro ng simbahang ito. St. Paul United Methodist Church na siyang nagmamahal sa amin. Ibinigay nila, Panginoon, ang lahat ng aming mga pangailangan. Kaya nais po namin nagantihan niyo po sila, Panginoon, at ilayo niyo po sila sa anumang hindi kanis-nais. At ibigay niyo po ang kanilang mga kahilingan. Dinadalangin po namin ang aming kapatid na si Fred, ang aming kasamahan dito sa simbahan ng Diyos. Panginoon, siya po ay nagkumatos. Iligtas mo po siya, Panginoon. Hawakan niyo po ang kanyang buhay upang siya ay umaling. Panginoon, lahat ng mga mayroong karamdaman, pagalingin niyo po, o Diyos. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Pagpalainawan kayo ng Panginoon at ingatan, hilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Pagningasin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, sumayin niyo ang bendisyon ng Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.